ang full coverage niya nito, best kaya ka na niyang burahin sa mundo eh. Charot. Ba't ganun yung amoy? Wow. Look at that, bitch. It's me, Rach, and welcome back to my YouTube channel. So, I'm back for another video, guys. And actually, this is one of your requests na gawin ko dito sa channel ko. Nakikita ko siya and nababasa ko siya sa mga comments. So, we will be testing out a brand. And actually, this is a sponsored video of Says Ladies. Alam ko, maraming nag-aabang dyan. Na-reviewin ko itong brand na to dito sa channel ko. And ito na nga. So, titingnan natin, guys, kung worth the hype ba talaga yung mga products ng Says Lady. So, we will be having a full face makeup today using yung kanilang mga products. So, mga best, alam naman natin na very popular yung mga products ng Says Lady sa mga online shops. And just to let you know, yung mga products na ipapakita ko sa inyo today will be available sa Lazada and sa Shopee. So, mga best, ito yung pinadala sa akin ng Says Lady. Ayan. Ayan, sobrang dami as in. Pang full face makeup talaga siya. So, tingnan natin kung ano yung magagawa nating look using these products. By the way, guys, wala pa akong natutry na any products ng Says Lady. So, this is my first time trying yung products nila as in dito lang sa video na to. But before we start, please subscribe on my YouTube channel if hindi ka pa nakasubscribe dito sa channel ko. And please click the notification bell para ma-notify ka whenever I post a new video. Moisturize na ako ng face and naglagay lang ako ng Vaseline Lip Therapy sa aking lips para ma-moisturize siya habang nagme-makeup tayo. I'm gonna start off sa primer na pinadala nila. So, this is their All Matte Invisible Pore Face Primer ng Says Lady. So, all of the products actually comes with this purple box. And then, naka-indicate sa box yung kanilang expiration date, which is good. And upon checking here, this is cruelty-free. So, yung mga products ng Says Lady is cruelty-free. And naka-indicate din sa box yung effect, usage, and ingredients nila. Okay, so let's open the box. Ayan. Okay, so very minimalist lang yung kanilang packaging. And then, it contains 30 ml. So, de-pump siya, which is good kasi makokontrol mo yung product na gusto mo lang gamitin. So, ayan, magdating na tayo, mga best. Okay, ayun na lumabas. Ayan, okay. Hindi naman siya silicone-y kasi very runny yung kanyang consistency. Parang watery siya, ganun. Ayan. So, lagay pa tayo ng konti. Ayan, so, let's try this one. Lagay na natin siya, mga best. So, dun lang ako maglalagay, guys, sa mga parts ng face ko, which visible yung aking mga pores. Especially dito sa T-zone. Parang ano siya, yung feeling niya is oily, ganun. Para siyang serum. So, ngayon, hindi pa natin makikita yung effect kasi wala pa naman tayong foundation. So, sana mag-work. So for our next product, we will be trying their Matte Longwear Foundation. Okay, I'm in the shade 03. Ayan, light natural. So, kamukha lang to ng packaging kanina ng primer, plastic, and then may pump. Sana shade ko talaga to. So, let's try this one. Okay, ayun na naman niya lumabas mga best. Okay, lumabas ka, hindi kita ano. Ayan, lumabas na. Okay, so ano siya, very creamy. So, lagay lang tayo best dyan. As you can see nga pala guys, sinatagyawat ako. Hindi ko alam kung bakit. Siguro sa pagpupuyat. Kasi nitong ECQ, panay pagpupuyat yung ginagawa ko eh. Wala akong tulog na maayos. So, ang claims ng product na to, it has a medium coverage. So, tingnan natin. May amoy siya guys. Ang bango. Amoy, ano ba? Ano ba amoy nito? Amoy, basta amoy pa bango siya. Takot pa naman ako sa mga products na sobrang bango kasi doon ako tinatagyawat eh. Sana hindi ako tagyawatin dito. So, I will be using this brush. Tingin ko shade ko naman. Dali naman siya i-blend. By the way, mga best, pinadala na ko ng Says Lady ng kanilang makeup sponge. Eh, hindi ko siya ginamit kasi hindi talaga ako gumagamit ng makeup sponge when I'm applying foundation. Sa totoo lang, it's either fingers or a brush yung gamitin ko pag nag-a-apply ako ng foundation. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko siya gusto. Kaya siguro gagamitin ko na lang yung makeup sponge sa paglalagay ng loose powder. Buti na lang kasi shade ko siya mga brush.
As you can see, guys, medium coverage talaga siya kasi natakpan naman niya yung mga discoloration ng face ko and pati yung mga veins sa banda dito. But then, nagpipeek through pa din yung mga pimple marks ko dito tsaka yung pimples ko dito sa aking eyebrows. But that's fine kasi nga medium coverage lang naman siya. Di naman niya clean na full coverage yung kanyang foundation. For our next step, syempre magko-conceal na tayo. So, pinadala nila ako ng two types of concealer. Ito siya. And then this one. Ayan. Dahil dalawa yung concealer natin, siguro ito na lang muna yung itatry natin for today. Yung kanilang Pro Longwear Concealer. Kasi ito talaga yung hina-hype. Ito talaga yung sinasabi nila na sobrang sulit na product ng Face Lady. So, let's try this one. Ako na lang sa inyo guys yung itsura nung kanilang isang concealer. So, it claims na full cover concealer daw ito. And then, ganyan siya guys. Ayan o, may mirror. Cutie. And then, ito, cream type siya. So, this is in the shade 828 or Fair Light. Maybe I will feature this na lang sa mga next makeup tutorials ko. But for now, we will be focusing dito sa kanilang Pro Longwear Concealer. So, I'm in the shade 02. Ayan. So, let's check this one. Talaga ang daming nag-hype nito eh. Uy, ang ganda ng packaging guys. Oh, glass siya glass. And then, nandun din sa ilalim yung kanyang shade. And then, tingnan natin. Ayan. Sana shade ko din to. Or I mean, sana mag-work sa akin. Baka mas maitim pa to sa foundation na ginamit ko. Fail tayo nun mga best. So, let's try this one. Maglalagay lang ako dito sa aking under eye area. Wala, parang maitim. Parang mas maitim, pero carry lang yan. Nakaka-highlight talaga, guys. Ko ba naman di ma-highlight yung under eye area mo? Diyos ko, ang coverage, mga best. Kulang na lang ikaw yung burahin. I think worth the hype tong concealer na to. Guys, ang ganda ng concealer kasi as you can see, natakpan niya talaga yung dark circles sa under eye area ko and highlight niya talaga yung mga parts na nalagyan ko nitong concealer. So, I think talagang marirecommend ko yung concealer na to. Worth the hype talaga yung Face Lady full cover na concealer. Sobrang full coverage niya nito, best. Kaya ka na niyang burahin sa mundo eh. Charot. For our next step, we will be setting our face. So, may pinadala sila sa akin two types of powder. So, this is their face powder. Ayan, ang ganda ng packaging. And then, meron silang pinadala sa akin mattifying loose powder. So, parang naligaw to kasi iba yung packaging niya, no? Kulay red. Among all the products na pinadala nila sa akin, ito lang yung may ganitong packaging. But then, it says Face Lady naman. So, baka style lang. For now, we will be using this one. Later on, ito, kasi magsiset muna tayo ng ating face. So, in fairness naman, nakaseal talaga siya. So, let's open this. So, this is in this shade. Ayan, translucent. Ang alam ko, meron tong tatlong shades. Pag in-open mo siya, meron siyang puff na kasama. Ang cute! Ay, hala, ang lambot. Ay, ano ito? Tumapan ba? Ay, hindi. So, ang cute nung puff. Sobrang lambot niya, guys. As in, sobrang soft. And then, ito yung kanyang powder. Meron pa siyang sticker, so tatanggalin ko lang. I'm not gonna use this puff muna, guys. Kasi, sabi ko kanina, diba, gagamitin ko yung makeup sponge na pinadala nila sa akin to set our under eye area. So, as you can see, ayan, angled makeup sponge siya. So, tamang-tama ito to set our face. So, lagay tayo ng konti dito sa takip ng ating loose powder. Mabuti na lang, translucent to. So, by the way, this product contains 4 grams. Ayan. So, try na natin mag-set using this one. Actually, guys, ang ganda nung kanilang powder, yung loose powder, kasi very smooth siya sa face. So, moving on, pinadala nila ako ng two types of eyebrow product. Ayan. So, yung isa is Longwear Pro Eyebrow Pencil, and then this one is a tinted brow gel. So, I've decided to use this one kasi ito talaga yung one of the most hype na product ng Says Lady, and I'm very excited to try this one talaga. Dito ako nag-look forward. Papakita ko na lang siya sa inyo kung ano yung itsura niya. Oh, tingnan mo. Wow! Very high-end. Ganda siyang mabigat siya. Ayan o. Oh. Rose gold to. So, ito siguro yung pinaka-product. Ayan. Ayan yung pinaka-product. And then, sa kabila, ayan, may spoolie siya. So, bongga. So, for my next makeup tutorials, I will be using this product. But for now, dun tayo sa tinted brow gel.
So, ito siya. It comes with a spoolie nang pinadala nila sa akin. And then, yung napili kong shade for this tinted brow gel, this is in the shade number 2. By the way, this product contains 6ml also. And then, yung packaging niya, guys, tingnan nyo. Kamukha lang ng mga packaging kanina. It pump. Ayan. First time kong gagamit ng gel, I think, para sa eyebrows ko. So, tingnan natin kung worth the hype ba talaga itong product na to. I will be dispensing this on my hands. Ayoko sa brush. Kasi baka maparami kung nalagay sa mismong eyebrows ko. Ayaw na naman yung lumabas, guys. Ayan. Natatakot ata sa akin. Hindi mo kita kakainin. Lumabas ka na. Ayan na. Yun. Ayan na. One dot lang yan, guys. I think okay na to. Baka sobra pa nga to. So, I will be using the spoolie that they sent me. I think available din to sa kanilang shop. So, you can check it out. This is an angled brush. Tapos pulley sa kabila. So, I will be brushing first yung aking eyebrows. Ayan. So, I will be dipping this brush slightly doon sa product. So, I'm very excited to try this one. Ay! Sobrang pigmented. Nakita nyo ba yun? Hala! So, ingat-ingat lang tayo sa paggamit itong tinted brow gel ng Sis Lady kasi sobrang pigmented niya talaga. So, ang tendency, syempre, pag nalagay mo na, mahirap na siyang burahin. Parang feelings mo sa kanya. So, natapos ko na mga best yung isa kong kilay and as you can see, sobrang on fleek niya. So, tapusin ko lang yung eyebrows ko and then I will be back. So guys, I'm back. So natapos ko na yung aking eyebrows. So as you can see, ang ganda niya. Ang ganda ng effect niya sa eyebrows. And tingnan nyo guys yung natira. Oh, ang dami pa. Sobrang konti lang nung ginamit ko sa eyebrows ko. But then tingnan nyo guys, ang ganda. I think meron akong bagong favorite eyebrow product. I will recommend this to you guys. As in, sobra. Ang ganda niya. Guys, I'm sorry. Pero tinitingnan ko talaga yung eyebrows ko sa camera. Sobrang ganda. At saka parang first time ko ata magkaroon ng pantay na eyebrows dito sa channel ko. Kasi marami din subscribers ko yung nakakapansin. Marami din akong viewers na nagko-comment dyan na hindi daw pantay yung eyebrows ko. Di talaga siya pantay best. As in, mataas talaga yung kilay ko na isa. Pati mga makeup artist, nahihirapan yan ayusin sa totoo lang. But then, tingnan mo yung eyebrows ko ngayon. Ang ganda. Favorite ko na talaga tong tinted brow gel ng ng Face Lady. Magka-contour muna tayo guys. So, I will be using this contour highlighter palette ng Face Lady. So, ayan siya guys. This is in the variant 01. Ayan, may plastic pa. Bongga. Ano to? Ayaw. Ayaw na ma-open. Ah, okay. Parang hindi magasgas. Bongga naman na sa si Lady dun. So, ito siya. Meron ka ng highlight and then 2 shades ng contour. I think ito bronzer and then contour pala. I think okay naman yung shade selection nila. Feeling ko mag-work naman to sa akin, yung pangalawa. Kasi feeling ko ito parang sobrang dark. Ayan. Ang comment ko lang dito sa palette, wala siyang mirror. Mas maganda sana, di ba, kapag may mirror yung mga palette. Para hindi ka na maghahawak ng salamin. Pero huwag na tayo magreklamo, best, kasi sobrang mura naman. So, I will be using this brush, angled brush. So, tap the excess. Medyo powdery siya. Kita mo ba yung bae? Sobrang pigmented. Hala. Isang dip lang yun. Okay, madali siyang i-blend. Buti na lang. Nasak ako dun sa pigment niya eh. Huwag niyo lang kakalimutan guys na i-tap yung excess para hindi kayo mabigla sa pigment. Kailangan natin mag-contour ng face best kasi nananaba tayo. Kasabay ng pananaba ang paglaki ng face. So, i-contour mo yan, best. Hindi mo kailangan mag-diet. Mag-contour ka na lang. So far, okay yung mga products ng Sis Lady in fairness. Kaya pala, super hype yung brand na to. Kasi yung ganda ng quality. Kahit na affordable siya. So, mga best, andito na tayo sa most exciting part para sa akin. Which is yung pag-eyeshadow. So, pinadala na ako ng Sis Lady ng 3 palettes ng eyeshadow. Ayan, ang ganda. To try this one. Alam mo, hindi ko talaga siya binuksan. Naka-plastic pa yan. Pinitigilan ko yung sarili ko. Kahit gusto ko na siya iswatch, wala pa akong sinaswatch dyan, guys, para sa inyo. Kasi gusto ko talagang makita niyo yung first impression ko regarding sa mga products nila. Guys, meron din pala silang pinadala sa akin na long-lasting eyeshadow primer. So, meron din tayo ditong metallic na liquid eyeshadow. So, open muna natin tong first palette. So, this is in the shade 06. Kasi marami itong variant, guys. Ayan. Parang nagulad siya ng Maybelline. Parang ganun yung itsura niya. And then, once you open it, ayan.
Wala na namang mirror. But okay lang. Ang gaganda ng shades. Guys, ang ganda. So, this palette comes with 3 matte shades and then 3 shimmer shades. And meron siyang kasamang maliit na brush, but I will be not using this one. Ang gagamitin ko is yung mga makeup brushes ko dito. So, ayun siya guys, ang ganda. In fairness sa shades nito. So, let's move on dun sa susunod na palette, which is this one. This is the Face Lady eyeshadow palette. In the shade or in the variant 02. Wala, ang ganda ng packaging, bongga. Wala, I'm hoping na may mirror to, guys. I'm hoping. Wala, hindi ko mabuksan. Ay, wow, oh. Binigyan tayo ng mirror ni Face Lady na napakalaki. Ayan. Oh. Wala, ang gaganda ng shades. Lalo to, ang ganda. Para siyang grayish brown na may mga gold na glitters. Ganun. Ang ganda. Hindi ko na alam kung ano yung gagamitin ko dito ng palette. Siguro, bawat palette. Meron tayong gagamitin na shade para lahat sila magamit natin dito sa video na to. But definitely, makikita nyo naman yung mga palettes na to on my future makeup vlogs. Kasi lagi naman tayong gumagawa ng mga different makeup looks. So, definitely, I will be using these palettes if mag-work sila. If may pigment sila. So, sana pigmented tong mga eyeshadow palettes na to. At dito ako pinaka-excited. Kailangan ko gumamit ng gunting. Pinigilan ko talaga yung sarili ko. Nung na-receive ko to ng isang araw, yung mga products, hindi ko talaga sila trinay. Kasi gusto kong makita nyo yung genuine feeling ko or genuine reaction regarding sa product. Ding-ding-ding! Hello! Ay, ang ganda! Ang ganda, guys! Wow! Very colorful! Lahat ng colors meron siya from red, pink, meron din siyang green, blue, purple, orange, black. Ay, ang ganda, guys! Ano ba siya, di magnet? Oh, may magnet siya! Bongga! Pero wala siyang mirror ulit. But then, okay lang. Kasi ang gaganda ng shades dito, guys. So, mga best, pipili lang ako ng isa swatch sa bawat palette kasi ang dami nila. But don't worry, I will be inserting yung full swatches dito sa video na to. So, gusto kong iswatch to. Ay, ang lambot. Ang soft. Tingnan natin. Wow, nakita mo ba yun, be? Sobrang pigmented. As in, sobrang soft lang yung pagkakahawa ko sa pan. Try natin tong isang orange. Hala. Ang ganda, guys. So, next one na gusto kong iswatch is this one. Yung parang red na may pagka-pink. Ang soft talaga ng ano. Ang ganda, tingnan mo. Huwag tayong nagagandahan dun sa first palette pa lang yun, ha. So, dito na tayo sa may mirror. Huwag mo akong biguin kasi may salamin ka. Ikaw lang yung nag-iisang palette na may salamin. So, I want to try. Itong dito ako talaga most intrigued eh. Ganda nito oh. May mga gold. Ganun din yung feeling niya. Sobrang soft. Ayan. Ah, yung ganda. Pero parang hindi nakikita yung mga gold. Hindi gano. Hindi siya gano lumalabas. Pero sa pan, marami siyang gold shimmers eh. Sunod natin itry. Itong parang peach color. Soft talaga yung kanyang feeling pag pinatch. Ay, nangyari. Sabi nakita. Wait, binigo ata tayo nito shade na tawa. Kita ba? Meron siya sa personal ah. Meron siya guys. Nawawash out lang siya sa camera. Para kasing almost kakulay ng skin ko. Kasi peachy siya eh. Parang skin tone ganun. So, for next shade, try natin tong... Eto, toto. Try natin siya. Wow, pigmented din. Gaganda ng palette nila, in fairness. So, Face Lady ah, masyado mong ginagalingan. Dito na tayo sa pinakamalaking palette na pinadala sa akin. Ayan. So, try natin yung mga shades na very playful. So, try natin tong purple. Okay? Ganun din. Parang same na sila ng formula. Wow. Look at that, bitch. Next one, ito. Try natin to. Parang fuchsia pink. Talaga naman, no? Ang ganda. Try natin tong green. Itong isang green. Yung mas dark. Hindi tayo binibigo ng Face Lady. Siyempre, hindi pa rin naman natin matetest doon yung quality ng product. Kasi minsan, maganda sa swatches pero hindi siya nagsashow off sa eyelids. So, let's try this. On my eyelids, I will be trying to use yung tatlong palettes. And then, for
for now, maglalagay muna tayo nitong pinadala nilang long-lasting eyeshadow primer. Ayan, maglagay muna tayo sa eyelids natin. Tingnan natin kung itsura nitong primer. Ay, kumuha lang kanina. O, parang ganun lang. Hindi kaya ito din yun. Try na lang natin. So, ang claims niya, lightweight, crisp-proof, smudge-proof. Ayan. Maglagay tayo sa eyelids natin. Ay, iba siya. Hindi siya katulad ng primer kanina. Malamig to. Hindi ko alam kung bakit. Malamig siya tsaka gel. Gel type siya. Hindi siya yung parang kanina na serum. Ito gel type. So, lagay lang tayo sa eyelids. Actually, di ako gumagamit ng any eyeshadow primer. Ito yung first time kong gagamit ng eyeshadow primer. Okay, so yung feeling nung eyeshadow primer nila is di naman siya sticky, pero alam mo merong nakalagay sa eyelids mo. But then, okay lang naman, di naman siya mabigat, lightweight pa din naman. So, for our first shade, we will be using this one sa palette na to. For our transition shade, and I will be using this kind of brush. So, tingnan nyo guys, didip ko lang siya. Ng sobrang light lang guys. Tap the excess, medyo powdery siya ng konti. So, don't forget to tap the excess and then I will be putting this on my eyelids. Yeah. Pigmented talaga siya kahit sa eyelids. Kasi, kita ko agad eh. Kita ko agad yung color payoff. Ayan, nakikita niyo ba sa camera? And then, blendable. Dali siyang i-blend. Kabila naman. For our next shade, we will be using this color brown to deepen yung ating eyelids. Titip ko lang siya ng very soft. And then tap on the excess. Hindi siya powdery. Mas powdery yung kaninang palette. So, ipofocus ko lang siya dito. Very pigmented. Very easy to blend. For our next shade, I will be using this dark orange. So, gagawin kong playful yung ating makeup look for today. Ayan, dip lang natin ng very soft. Tap the excess. Powdery to. Pero, saktong powdery lang. As you can see, kitang-kita yung pigment kahit na tinatap-tap ko lang yung brush sa aking eyelids. So, kuha lang tayo ng blending brush. So, mga best, lagay lang tayo sa lower lash line ng shade na to. Ayan. So, I will be using this kind of brush. Sabi ko nga kanina, pinadalan din nila ako ng kanilang metallic shimmer shine and waterproof liquid eyeshadow. This is in the shade 06. Sana parang gold siya. Gold nga, na metallic. Ayan. Kitang packaging. Tapos, flat yung kanyang brush. Ayan. So, let's try this one. Lalagyan natin siya sa eyelids natin to give an extra look. Para matest din natin tong product na to. So, I will be putting it directly sa aking eyelids. Ayan, sa gitna. Wow. Kita mo ba yun? Sobrang pigmented. Hala. Kakalat ko na lang tong nilagay kong product kasi parang sobrang dami. Before we move on guys, I just wanna say na very worth it to buy and to try the palettes of Says Lady. Kahit alin dito guys, ang ganda ng quality. Iyon, very similar yung kanilang formula because it is very soft,
easy to blend and very pigmented. So guys, I just wanna say na itry nyo yung mga eyeshadow palettes nila. So for our next step, kilala nyo naman ako, maglalagay tayo syempre ng eyeliner. So I will be using this Says Lady waterproof eyeliner. Let's check kung ano yung itsura niya. Ayan, ang ganda rin ng packaging niya guys. And then check natin. Wow, very precise and deep. Sana madali itong gamitin. I-swatch na natin kung black na black. Ito na lang. Black na black siya guys, but then parang may konting sheen. I mean, hindi siya matte. Pero try na lang natin gamitin. Guys, sa mga nahihirapan dyan mag-wing liner na ko, try nyo nang bilhin tong Says Lady na eyeliner pen. Kasi sobrang easy niyang gamitin, as in isang ganun lang. Tingnan nyo yung wing liner ko, oh. Saglit ko lang yan ginawa, as in sobra. For sure, ito na yung gagamitin ko for my wing liner sa mga next makeup tutorials ko. Kasi very easy to use talaga siya. Yung tip niya kasi, sobrang liit, as in. Guys, before we move on sa next step sa ating eyes, I just wanna use this pressed powder ng Says Lady. Kasi sabi ko sa inyo kanina, di ba gagamitin ko siya. So by the way, this is in the shade 02. So for our next product, I'm gonna use this big volume eyelash mascara ng Says Lady. Okay, so iba na naman yung packaging. Kulay gold naman to. Ganda. Ngayon nga natin yung wand. Ayan yung wand, guys. Sakto lang. Hindi siya malaki. Hindi siya maliit. Let's try this mascara. So, I'm gonna curl my eyelashes first. Mascara, wah. Waterproof kaya talaga to. Saka maganda yung applicator niya. Patayin muna natin yung mascara, guys, kasi medyo basa pa siya. Ayan. Hindi naman siya heavy sa eyelashes. And, yun nga, napahaba niya yung eyelashes ko. Let's wait na lang if ma-weigh down niya yung aking mga pilik mata. Tingnan natin siyang matiyo. So, let's move on sa kanilang blush. So, pinadala nila ako nitong compact blush, Pop Cheek. This is in the shade 04. Yung blush nila guys, may glitters. Kita nyo ba? Kita ba sa camera? Sa personal, mayroon siyang glitters. Swatch nga natin. Bakit sobrang pigmented dito. Ayan. Dito. Hindi naman. Maganda yung shade na to. Very mauve. Mauve pink, ganun. So, I'm gonna use this blush brush. Quality dito, but then affordable din. So, ayos sa akin yung blush nila. So, mag-highlight na tayo, guys. So, they've sent me two types of highlighter products. Powder type, and then liquid. So, let's open this one first. Itong liit niya, guys. So, ayun, para sa akin, eyeshadow. Kasi, di ba, pagka bumili ka ng mga single eyeshadows, ganito sa kaliit. So, swatch nga natin to. By the way, this is in the shade 02. Swatch natin. Saan pa ba? Dito na lang. Wow! Parang champagne-y. Ganon. Ganda guys, oh. Check din natin tong kanilang pinadalang liquid highlighter. In the shade 02. And it contains 6ml. Katulad ng mga product kanina. Ganon din yung packaging. Mag-dispense tayo dito. Ayaw nga lumabas, best. Yan, konti lang. Try lang naman natin. Ayan. Parang hindi bali sa akin yung shade na to. I think gagamitin ko yung kanilang powder na highlighter. So, I'm gonna use this kind of brush. So, dip mo lang siya na konti kasi powdery siya na konti. Maglagay tayo dito. Meron ba? May nakuha ba? Yun, meron. Wala siyang chunky glitters, guys. Kahit tingnan ko ng malapitan, wala. Maganda yung highlighter. Wow, sabog ang highlighter. Ayan. Wow.
Okay, so last step na tayo, guys, which is yung lipstick. So, meron silang pinadala sa akin 3 lip products. Ayan. Open natin siya isa-isa. Let's open first yung kanilang Velvet Matte Lipstick. This is in the shade number 10. Okay, so ito siya, guys. And then, nandito yung shade. So, let's open. Wow! Pink na pink! Hindi ako nagaganito eh. Ayan. So, swatch natin. Wait lang. Ang pangat ng pagkakaswatch. Wow! Pigmented, guys! Sobra! And matte talaga siya, in fairness. Matte talaga siya, oh. So, for the next product, we have here yung kanilang long-lasting, no-drying, 12-hour stay matte lip ink. Ayan, this is in the shade 21. Wow, red! Ayan. At ganun yung packaging. Ay, ito lang. Yung packaging parang Maybelline. Maybelline ba yun? Yung parang ganti packaging. Okay. So, yung applicator. So, swatch natin. Oh, di ba? Red. Ayan. Ganda. Antay lang natin siyang matuyo. Tingnan natin kung matte talaga. Basta pa kasi. So, for the next lip product, we have here yung kanilang Says Lady Lasting Matte No Drying Matte Lip Ink. Parang pares lang pangalan. No, ganun yung pangalan. Ganun yung packaging niya. Pero same lang. Nang name, parang ganun. Check ko nga. Long Lasting. Lasting Matte. Ito, Long Lasting. Ito, Lasting Matte. And then, ito, hindi siya naka-box. Pero meron naman siyang plastic. I mean, naka-seal siya. This is in the shade 18 or Dusty Rose. Ayan. Feeling ko ito yung gagamitin natin for this look. Ang ganda ng applicator. Flat. So, let's watch this. Ganda. Ganda ng shade. Parang mauve pink. I'm into this shade talaga eh. So, I think ito yung gagamitin natin for our look. So, try na natin siya. Maganda yung applicator. Madali mong mailalagay yung product sa lips mo. And as you can see, isang dip lang yan. Pero makikita mo na yung full opacity ng lip product. Wow, ang ganda. Ganda yung quality. Yung amoy lang talaga. Hindi ko lang masabi kung anong amoy niya. Hindi ko matukoy. But yun, hintay na natin siyang mag-dry kasi... Diba matte to? As you can see, meron pa rin siyang shine kasi nga hindi pa siya tuyo. So, let's wait. Ayan. So, dun sa kamay ko, tuyo na yung red. Color red kanina. As you can see, matte talaga siya. Itong isa hindi pa tuyo, yung ginamit natin sa ating lips. So, yan. Tayo lang natin. Tayo na natin silang mag-dry. So, tuyo na guys yung lip product. So, as you can see, matte talaga siya. And... may konti lang siyang stickiness, pero konting-konti lang, and hindi siya mabigat sa lips. Lightweight siya, and then very comfortable. So, this is our final look for our full face makeup using Says Lady product. Final thoughts about the products that I've tested today. So, worth the hype talaga yung Says Lady products because sobrang ganda ng quality ng mga products nila. And hindi ko nga maisip kung paano nila nagawang very affordable yung bawat products sila, guys. Now, I understand why nire-rave yung mga products ng Says Lady. It is because the quality itself and very affordable to. So, I will recommend you guys to buy this product, especially yung mga favorites ko, like itong kanilang Pro Long Wear Concealer. This is worth the hype. And guys, itong aking bagong favorite na tinted brow gel, worth to buy ito, guys, as in. And yung bagong favorite ko din na eyeliner pen, ito, bilhin niyo yan, guys.
And especially, yung mga palettes nila. Sabi ko kanina, diba, worth to buy, worth to try, yung mga palettes ng Says Lady. By the way, I just wanna say thank you to Says Lady Manila kasi sila mismo yung nag-prepare ng mga products na ginamit ko for this video. And lahat ng products na ginamit ko for this one are available sa kanilang shop. Don't forget to check them out sa Lazada at sa Shopee. The link will be down on my description box. Check the products, guys. It is worth to try and worth to buy. And I just want to say thank you again to Says Lady for giving me an opportunity to have a collaboration with you. Thank you so much for giving me the chance to test and try your amazing products. Marirecommend ko to sa aking mga viewers dyan. Please try Says Lady products. Ang ganda ng quality nila. And yun guys, yun na yung video natin today. I hope nagustuhan niyo yung video na to. And if you like this kind of video, please give it a thumbs up. And please subscribe on my YouTube channel. It is Rach Galang. And please follow me on my social media accounts na nakalink down on my description box. So thank you so much for watching. See you on my next one. Goodbye! Mwah.